drive natin guys. Paabotin natin ng 8,000 RPM. Tingnan niyo kung anong mangyayari sa RPM indicator. Yo, what's up mga ka-jiks? Good day sa inyo lahat at welcome back to my moto vlog. So today ay tuturuan ko kung paano mag-adjust ng clock, trip meter at saka yung RPM blinker. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-like, comment and subscribe at hit na rin yung bell icon sa baba para updated kayo sa lahat ng gagawin ko sa aking jigsaw. Kasama na rito itong mga accessories, future modifications, maintenance, repair at iba pa. So yun nga. So lahat na ituturo ko ngayon guys ay mababasa sa mismong manual ng jigsaw. Yun lang kung hindi pa nawala yung manual na binigay sa iyo ng mismong dealer. So karamihan sa atin guys ay gusto natin yung video tutorial kasi nga mas madaling maintindihan at saka actual nating makikita yung mismong process, di ba? Kumpara sa binabasa mo yung nasa manual eh may ibang parts dun na medyo nakakalitong intindihin at may mga terms na hindi familiar sa iyo. At syempre ayaw naman natin yung nahirapan tayo sa pag-itindi. So humana tayo ng mas madaling pagkukunan ng mga impormasyon. Although in-encourage ko guys na basahin yung entire manual kasi madami kayong matutunan ng mga informations galing dun at katulad ng mga bawal na gawin sa ating makina, sa pa dun yung mga maintenance schedules. Ang lahat ng yun ay makikita nyo sa manual. At huwag na huwag kayong mag-eksperimento ng kung ano-anong bagay, lalo na kung sa makina nyo gagawin. Kasi nga baka yun yung ang magiging sanhi ng mas complicated pa na damage sa makina. Na binabasa natin yung manual. Kasi nga yun yung sinaad ng mismong manufacturer kung saan ay nabibigay ito ng mga informations na nakakabuti sa ating mga motor. So ang una kong ituturo guys is kung paano i-adjust ang clock. So we have here select button at saka adjust button. Press nyo lang ng sabay-sabay itong select at adjust hanggang sa mag-blink ang clock. Yan, nag-blink na guys. So ang select button is for the R. Adjust nyo lang ganyan. It's 1 PM, then adjust this for the minutes. Ganyan guys. So time natin is 1:17. Once naset nyo yung oras guys, hayaan nyo lang yung mawala yung blink. So ganyan. Next ko naman ituturo guys is kung paano i-adjust ang trip meter. So ito yung total na tinakbo ng ating jigsaw simula nung kinuha natin sa kasa. At ang ating jigsaw ay may option, dalawang option na trip meter, which is ang trip meter A at saka trip meter B. Para gawing 0 itong trip A or trip B, press nyo lang yung adjust button hanggang sa mag-zero siya. Ganyan. So balik niyo lang sa auto. Magandang bagay na mayroong trip meter ang isang motor kasi malalaman mo yung ilang kilometer ang tinakbo mo from point A to point B. At isang purpose ito ay malalaman mo rin yung average fuel consumption mo within specific kilometers. So ang last kong ituturo guys is kung paano i-adjust itong RPM limiter. So press and hold ang natin itong select button hanggang sa mag-blink itong RPM na light. Yan guys, so nag-blink na guys. So next natin gagawin guys is kailangan natin mag-set na sa specific nga RPM. Say for example, gusto nating i-set sa 7,000 RPM. I-press natin itong select button. Yan, nalabas itong
lalabas itong RPM bar. So, halimbawa, iset natin sa 8,000 RPM. So, remember guys na pag once na pinindot itong adjust button guys, mag-i-increase siya by 500 RPM. Katulad dito. Yes. Once na nakaset na yung gusto nyong RPM, guys, press nyo ulit yung select button para ma-save. Yan. Okay, stop. So, purpose ng RPM limiter, guys, is, kumbaga, ito yung magsisilbing reminder nyo na kailangan nyo na mag-change gear once na lumagpas kayo sa sinet nyo na RPM. So, try natin kung paano ba siya mag-work. So, start na natin guys para malaman nyo kung paano gumana itong RPM limiter. And guys, so tingnan nyo yung RPM bar guys. So, nasa 1,500 RPM yung normal na idle RPM niya. So, rev natin guys. Pabutin natin ng 8,000 RPM. Tingnan nyo kung anong mangyayari sa RPM indicator. So nakita nyo guys, nag-blink siya guys. So ibabalik ko na siya sa dating RPM guys na 7. Kasi ang ideal na RPM setting is between 6 to 7 kapag kayo ay mag-change gear. Kung gusto nyo makatipid ng gas. So, nasa 8 yan. Press lang tong adjust button hanggang sa bumalik siya sa 4 na RPM. At press nyo lang ulit hanggang sa mabot sa 7. Once mabot ng 7 guys, press nyo ulit yung select button. At ganun lang kasimple guys, mag-adjust ng RPM limiter. So natapos tayo guys. Kung may katanungan kayo, just leave a comment below. At sasagutin ko kayong lahat. Sana may natutunan kayo sa aking video ngayon guys. Once again, don't forget to subscribe to my channel. Till next time guys, thank you for watching this short content. Thank you very much. Godspeed, ride safe. Ciao.